Ray, gaano ba karami ang mga barangay na tinutukoy ng PAPCOM at paanong nasabing mahina sa COVID-19? Aga, sa Pilipinas ay meron tayong mahigit sa 42,000 na mga barangay at more than 70% yung sinasabi ng PAPCOM dito na mayroong kahinaan sa COVID-19. Ibig sabihin, masikip ito at magkakadikit yung mga bahay at meron silang kasamang mga senior citizen. Base sa ginawang pag-aaral ng PAPCOM o yung vulnerability index ng lahat ng barangay sa bansa, 1/3 o mahigit sa 800,000 sa mga bahay sa Metro Manila ang crowded. Ang average na sukat nito ay 20 square meter o mas mababa pa o mas maliit pa at nasa 5 ang average na nakatira. Kung titingnan natin sa data ng PAPCOM, nangunguna sa may pinakamaraming crowded o maraming nakatira pero maliit lang ang mga bahay ay ang Regions 4A, Region 7 at ang National Capital Region. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Juan Antonio Perez III ng Commission on Population and Development. So isipin mo, dikit-dikit ang mga kabahayan, maliliit sila, may kasamang senior citizen, talagang magkakaroon ng problema ang komunidad kung pumasok ang COVID. Ayon sa PAPCOM, hindi na kaya ng national level lang ang gagalaw sa pagpuksa sa COVID-19, kundi mas dapat na gumalaw ngayon ang mga lokal na pamahalaan down to the barangay level. Bukod sa ginagawang pagla-lockdown ng mga barangay, ay dapat na suyurin ng mga barangay araw-araw yung kung sino-sino yung may sintomas ng COVID-19 gaya ng mataas ang lagnat. Ang rekomendasyon ng PAPCOM ay isama sa contact tracing team ang mga taga-barangay dahil sila yung mismong may kilala doon sa kanilang mga nasasakupan. Ayon kay Undersecretary Perez, marami namang maaaring maiugnay na mga volunteer at hindi na kailangan gumastos ng malaking halaga. Talagang volunteerism ito. Hindi kailangan yung may sweldo. Alam mo, there are 200,000 barangay health workers. Merong mga 15,000 na population volunteer. Merong mga nutrition scholar, mga 40,000. Sila ang itap natin. Sila yung sanay umikot sa barangay eh. Kilala nila mga kapitbahay nila. Ang sistema sa contact tracing ay bibilangin o bibilang ng 7 araw pabalik mula sa araw na ang isang pasyente ay nagpositibo sa COVID-19. Ang lahat naman ng mga taong nakausap o direktang nakasalamuhan nito ay oobserbahan. Ayon sa PAPCOM, sa loob ng isang linggo ay nasa 28 katao ang posibleng makausap ng isang taong gumagala na nagpositibo sa COVID-19. O, kung mayroon ng 139,000 na mga positibo sa COVID-19, nasa 3.9 million na ang dapat na matunton ng mga contact tracer. Base sa pag-aaral ng PAPCOM, 5% pa lang sa mga barangay ang naka-ready o yung may mga contact tracing teams na. Binigyan din ng PAPCOM na bukod sa ospital ay mas dapat na pagtuunan ng pansin ang komunidad. Dahil sa mga ospital ay hindi makakapagpababa ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID, kundi ginagamot na lamang yung mga malalala ng kaso. Sa ospital, sinasagot na lang niya yung mga kakulangan sa komunidad. Ang ibig sabihin niyan, pag puno ang ospital, nagkukulang ang public health sa barangay. Para sa PAPCOM, maaaring ituloy muna ang pagpatupad ng MECQ bilang konsiderasyon sa ating ekonomiya, pero maaaring maghanap ng mga lugar na maaaring luwagan at kung ano yung mga lugar naman na maaaring higpitan. Ito nga yung mga areas na dapat magpatupad din ng mga lockdown. Ayon kay Undersecretary Perez, dapat anyang manatiling bukas yung mga sektor na kung saan nagtatrabaho yung mas maraming mga mahihirap gaya ng manufacturing sector. Aga? Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, live mula Quezon City.